8th na napakataas ng win rate, napakataas ng average KDA. Ang kanyang kalaban ay si Doc Rebo or the Rebo DD Lunox. Ah, we are in for a ride, guys. Flap TZ, Signature Barats, at meron kang Edward Paquito. Ano pang hahanapin mo? Ito na yun. This is it. This is the all-star lineup. Pang championship game. Nilabas pero, na ang alas. Pero upper bracket pa lang to. Ganun na ka-intense. Upper bracket pa lang to. Let's go. Oh my Venus. First round. Yeah. Signature Popol and Kupa rin to ni The Queen, ha? Yep. Nilabas niya na yung kanyang Chichu Dog. Let's see. Dahil nako, si Wise ay kukuha ngayon na purple. Carl Tizzy once again para dito sa Little Wonder. Edward versus Flap bottom lane. Pero sabi ni Few, hindi pwedeng 1v1. Pwedeng mag 2v1. Interesting tong ginawa ni Few dito kay Bigang Wolf. Rotate agad para matulungan si Flap against the Paquito. Remember, right, si Edward ang ano, first blood master eh. Oo, at itong Crammer, ang tricky kasi kapag may Barats, lalo na sa bottom lane, kailangan yung Crammer ay mapunta doon sa isang Barats para makapag-stack siya. Yeah. Bottom lane din naman yung EX, yung Turtle. Ay, hindi, binigay niya, pinabilis niya. Inatake niya kagad yung Crammer para mabilis yung rotate. That's ni Carl. Right. So kailangan natin mag-ingat ng blacklist dito kasi mukhang ang gagawin ng Bren ay umatake ng umatake. Pabilisan Jutsun. Dito si Few. Sinabayan niya dun sa EX play para mag-level 4 din siya. Binabantayan nila si Edward. Si Edward pala dito, kaibigang Wolf. Ang main target ng Bren. And nakita natin yung previous rounds no, kung saan naglapo-lapo si Edward na binigyan din talaga nila kasi alam nila na yun yung main playmaker and that is actually true in this particular game as well. Totoo. Meron kayong Rafa, Popol, hindi naman talaga valid na playmakers. Pwede sila pang-invade, pwede pang secure, pero hindi talaga yung nagsisimula at nagdidikta ng isang laban. Oo. Ano yun eh, react gaming yun eh. Yung ganong heroes eh. Ito at na. Magsusustain kayo. Here we go. Last team missing! The Tyrant's Revenge! Mapapa-out dito si na Carl Tizzy. Ultimate para kay Wise. Kagat mula kay Venus. But Few will pop the Feathered Airstrike. Tapos may Flicker pa. Kakaiba! Left jab, right jab, no? Para sa dalawang teams. Nakubo! Pero sabi dito ni Venus, bow down to me. First blood. Okay. Para kay The Queen. Carl Tizzy versus Edward. Okay, let's see. Flap Tizzy, hindi pa pala tapos ang laban. Pulado na si S&D Zone, pero yung Turtle ay mapupunta dito kay Wise SS. At ayun, sinapak ni Edward. Si Carl Tizzy, Blacklist International, taking the first blood, taking the Turtle, at nakakuha pa ng extra kill. Lalong-lalo na yung kill kay Carl Tizzy, sobrang crucial. Yung pag-punish nila kay Few, na nag-flicker after the Feathered Airstrike, saktong-sakto nakuha ni Omay Venus yung kanyang ultimate, at na-lockdown nga niya si Few. And then eventually, si Edward, yung kanyang pwestuhan, ginamit yung flicker, threading the needle, nilagpasan niya si Barats, nilagpasan niya si Kufra, sabi niya, ang gusto talaga si Carl Tizzy, and eventually, nakuha niya yung kill. Kanina, tinatarget dito ng Bren si Edward, no? Pero biglang sabi ni Edward, no way, Jose! Hindi pwede. Level 5 para dito sa Paquito at mukhang makakuha pa ng lamang ang Blacklist International. May ulti si Esson. Tina-target ngayon si Rebo. The support mula dito kay Esson para kay Oheb. At ngayon, pare, iba na to ha? Kasi this time, Blacklist ang nadidikta kung kailan ang gera. Here we go! Lusty once again. Esson is the main target. Ang Holy Blessing ay hindi na makakaabot pa. Pero eto na naman! Umulit na naman yung kagat! Kagat! To the torre! Ewan ko, bigyan mo na ng move yun, kaibigang Wolf. Sige, ganun pag-isipan din natin. Kagat. Detonas, welcome to the turret. Grabe, no? Pero sabi dito ni Venus, saglit. Detonas, de torre. Yeah. Pwede. Pwede na. Or kagat sa torre. Pwede na yun. Kagat sa torre. Pero sabi ni Venus, saglit lang. May kagat din ako. May kagat din ako, ha? Hindi pwedeng si kaibigang Flap Tizzy lang yung kumakagat. Si Venus din dapat. Actually, yung kanyang aso, yung Chichu Dog niya, yung kumakagat. Do take note, naka-avary si Omay Venus and 4 minutes na. I wonder kung ano yung kanyang first item na pinili. Pwede kasing naka-Thunderbelt na siya agad. Correct. Siya na means na masakit na yung poke potential coming out from Omay Venus at nakapag-slow na rin siya. Here we go. May setup para dito sa Bren. Pero Turtle na naman para kay Wise dito. Few ngayon. Naglabas ang kanyang Feather Airstrike pero walang napatay ang Bren. Omay Venus! Oh my glove, si Venus!
Men yung Chichu Dog. Sumusugod na ang Reyna. Sumusugod na at galit na ang Reyna ng Blacklist International. Ang sakit na nung Popol and Kupa na to. Kaibigang Wolf. Tama ka dyan. Kailangan na tama takot ng brand dito eh. Ooh, casual items muna. Molten Essence, tapos naka Azure Blade for maximum damage output in the early stages. Kumbaga, sinulit niya yung pera na meron siya. Sulit na sulit. Oh my Venus. Leading Blacklist International. The traps, yung aso. Man, Bren Esports, they're trying their best to make plays. Mm-hmm. Pero this time, sumasapak, sumusuntok kung makagat ang Blacklist. At dito, si Wise din naman ay nagiging aggressive na rin sa ngayon. Hindi na siya passive katulad kanina. Oh, this time kasi nakakakuha siya ng magandang simula dun sa pagpa-farm. At ginagamit nila lahat. Blacklist International, 5 minutes in. Eto na, nagsisimula na ang ube. Nagsisimula na. Hinahalukay na. What time is it? It's ube time. Medyo maaga pa, pero tingnan natin kasi nga naman yung kanina hindi makaporma yung Blacklist International sa game number 3 and number 4. This time, mas aagahan nila. Oh! Jabated ba dito ni Ohebs? Amin force nila bas. Bren, mapipersang mag-back. Expected eh. Sinugurado na rin ni Few para gumamit ng Feather Dirt Strike. Oo, sabi kasi dito ni Oheb, alam mo naman kasi, Kuya Lasty, nung game 4, napanood ko na eh. Oo, ginawa mo na yun eh. Ginawa mo na kanina eh. Kitang-kita may movements ng Brendo, no? Parang amba. Pag hindi tumama, disiplina, back agad. Pinapwersa nila yung Blacklist International na mag-commit. And there's the Thunder Belt. Picked up malaki oh my Venus. May konting clear potential. May mataas na parang pang-chase na potential. And damage, of course, is gonna be there. Extra damage also. Naku po, nakita ni Venus. Kalahati ang buhay ng turtle dito. Yung Chichu Dog na naman, Flaptizzy. Sinong kinagat niya? That will be Edward ngayon. Lusty, nagsistretch. Sinong main target? Naku, kinansan ni Lusty dito. Pero this time, si Carl Dizzy ang makakatusok. Edward ngayon, umaamba. Mag-aabol pa ang Blacklist International. Walang magaganap si na killing dito. At si Carl! At may onting TP pa mula kay Edward. 22 seconds down. Sapak mula dito kay Edward. Sabi nga ni Pakito, suntok para sa suntok. At mukhang gugigo nila yung mid lane. Pero si Edward, the playmaker. Hindi pa tapos. Ang playmaker ng Blacklist International ay nandito na. Even though nakuha ng Bren and Turtle, hindi worth kasi yung nakakuha ay nawala. In fact, nakakalamang na nga yung Blacklist International when it comes to the gold. Biglang magkaroon ng konting chill. Chillax lang muna. Chillax lang muna. MPL chillax. MPL chillax. Ngayon, tignan natin yung items. Ang yaman na ni Pakito. Kanina, tinatry ng Bren i-shutdown si Edward dito. At ngayon, hindi sila makagalaw. Flaptizzy, kinain dito ng apat. At Wolf, tama ka. Humahalukay na. Ito na. Humahalukay na ang ube ng Blacklist. Gravity. Like legit. Curtis is trying to defend. Kaso yung ube ay masyadong mahirap ng halukayin ngayon kung ikaw ay Bren Esports. Pwede nang mag-split-split mo na yung Bren Esports. Make sure na si FlapTZ ay hindi nakukuha ng kill. Kaso sa isang iglap, nakapag-push agad yung Blacklist International. Masyado na bang late para dito sa Bren Esports, kaibigang Wolf? Nabanggit mo kanina, early game ang gusto ng Bren. Mm-hmm. The team who controls the early game, controls the game. And ngayon, Bren is, Blacklist International, na iwasan nila dito yung mga lasty initiations, mm-hmm. parang yun lang yung kinikip in mind nila eh. Whenever na maririnig nila yung stretching ni Lasty, back tayo. Parang bunong braso to man, Gene. Pag ikaw yung, pag matagal kayo naka-hold, diba? Tapos bigla mo nang napababa dun sa kalaban mo, parang ikaw na yung sunod-sunod. Yun yung hinahanap natin, bunong braso ng Bren at Blacklist. Here we go, fourth turtle of the game. Blacklist International, sila nakapwesto. Sinong inuna niya dito? That will be Wise. Ngayon wala na si Wise. Mapapalaban na ba dito ang Bren? Pero nakuha pa rin ni Oheb. Ang turtle, si Cartesi at wala na din. Nakuha! Edward! Edward, sumapakpa kay Few. Si Edward ang mag-isa dito. Pero ayun, left jab, right jab. Si Eso nandito para sa suporta. Where are you going? Pero yung Reyna ay nandoon sa top lane. Taking down Lusty, Blacklist International winning this early game. For sure. At nakuha pa nila yung turtle. Nakakuha ng tatlong kills.
kahit pa inuna si Wise, inuna ng Bren Esports ang hari, pero prepared ang Blacklist International with that punish nung nagkaroon na nga ng clash dun sa may middle part nung Turtle Pit. Nakasayaw si Oheb at alam natin na kapag nakasayaw na si Oheb, dun na mayayari ang Bren Esports. Here we go! Ayun na nga, kinagat. Reyna. Yung Reyna ay nawala na dito. Bren Esports will take that kill. Meron pa rin orange buff. Pero sabi dito ng Blacklist, kailangan muna natin mag-back. We're waiting for the next turtle take. 10 minutes in, lamang pa rin ang Blacklist, pero may onting pag-asa ba ang Bren Esports? Nandyan pa rin, Manjin. Do take note, this is Carl TZ with the signature Lancelot. At may late game din naman, courtesy of the Farsa and Lunox. Hindi ganun ka-hard late game. However! Let's see. Pero wala na uli dito si Lusty. No initiations whatever. Here we go. Mag-aabol ba si Edward dito? Pinabilis! Movement speed! Naku! Grabe, layo! Grabe yung pakito dito, pare! Speedrunner! Speedrunner! Pinabilis! Sumusuntok na, boxingero na! Tumatakbo ba? Tumatakbo pa! Edward putting on a show para dito sa Blacklist International with the help of Esson. Grabe! Pinagsamang Pacquiao tsaka ano? Jason Castro! Doubler! O kaya pwedeng Lydia de Vega. Pwede rin. Kakaiba. Parang sabi ni Aesop, pinabilis siya ni Aesop na sobrang bilis. Ang layo nang naabot ng uppercut. Grabe, yun pala yun. Kaya pala sa boxing, kamao lang ginagamit. Pantakbo pala yung paa. Oo. Blacklist. Ibang klase. Blacklist International, iniiwasan nila dito yung mga initiation ni Lusty kay Bigang Wolf. Yung pampabilis ni Aesun. Uncle Aesun. Uncle Aesun. Kumbaga ang mangyayari, kapag magsi-stretching dito, si Cupra, habang lumilipad yung Cupra, si Aesun, maghihiling galing na. So, bumilis kayo lahat. Speed boost. Oo, speed boost. Wag nyo ano takbuhan muna. Takbuhan nyo muna yung Cupra. Ilagan nyo yung Cupra, tapos tsaka tayo kumamakina naman. Tsaka tayo gigira. Oh my. Nanakaw nila yung purple buff ni Carl TZ, binigay kay Oheb, at ngayon yung Harith may purple buff, and that's very scary. Nakuha pa yung Barats. There's a reason why kaya binaban ang Rafaela dito sa side ng Blacklist International. Alam nila yung kailangang gawin every time na mag-pop yung healing galing, at ngayon mukhang libreng Lord pa ang kanilang makukuha dito, kaibigang Wolf. Hinatak nila pa akyat para maganda yung pwesto at easy Lord! Oh my! Natrap pa si Flap Tizzy! 4-11! 12 minutes! Sumigaw na ang Reyna! Hinihintay na lang nila ang Lord at pwede na silang sumugod ulit. Sinakto din nila ng 12 minutes and that's very important kasi ibig sabihin may talon ulit. And Edward, the playmaker. The playmaking side lane for Blacklist International. Nakita natin kanina na one way to defeat Blacklist International, key to victory ng Bren, is to shut down the side lanes. At si Edward ngayon ay nagalit na, kaibigang Wolf. The speed boost, biglang nag-make sense lahat at naaabot niya kung nasaan si Carl TZ. And lagi siyang threat para sa side ng Bren Esports. Paano de-depensa ngayon ng Bren Esports? Meron silang Lunox, meron silang Farsa. Pwede tayong makakita ng Rebo DD play. Whoopsie. Mm-hmm. At may setup pa si Lusty. So meron pa rin ditong may bubuga ang Bren Esports. In fact, ang bilis nga nila mag-clear sa ngayon. Kaya eh, kaya may Farsa eh. Pero paano ka makaka-setup kung lahat ng pwede mong setupan, kayang tumakbo ng mabilis? Takbuhan eh, mula sa Blacklist International. Ilang beses nag-fail si Lusty eh. Kanina nung game 4, nasasalo niya eh. Rafaela, proving to be the bread and butter ng Blacklist International. Alam na alam nila. Because Demon Hunter Sword, para kay Oh My Venus. Oh. Mas lalong tumutunaw na yan. Tumutunaw. Mas lalong masakit ang pangil. Mm-mm. Yan yung panglagay ng rabies dun sa aso ni Popol and Kupa na to eh. Oo. Pag may Demon Hunter Sword, alam mong kakagat. Ayan yung tipong aso na sasabihin sa'yo na ay, hindi nangangagat yan. Mm-mm. Tapos biglang yon. Beware of the dog. Yan na ang kailangan na gawin ng Bren Esports. Galit na. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh my, Bren Esports. Malupitan na ng kagat ngayon eh. Parang
yung kagat dito ni Flap TZ, mahina. Humihina na. Actually, maliit yung kanyang barats sa ngayon. Oo. Kala niya na stacks. Wala siyang big guy passive. At, ayun, mas malaki pa si Oh My Venus. Mas malaki pa yung Chichu Dog. Yung Chichu Dog. Yung Chichu Dog ni Venus. O kaya na, nagkagatan! Nag-max bite! O, pinatikim ng kagat. Pinatikim ng wolf. Itong kagat ko. Rapsy! Grabe si Venus dito, pare. Gumaganon yung buhay ni Flap TZ. Meanwhile, Edward. Si Edward. Psycho okay. Movements mula kay Edward dito with the champ stance. Ngayon, mm-hmm. tabi-tabi na ang Blacklist International. Bren Esports this time ang naka-quarantine sa kanilang base. At kumukuha ulit ng jungle ang Blacklist International. Just like in the games na, na ipinanalo nila, kapag sila ay nagsisiege, tinatanggalan nila ng mga potential na jungle minions or jungle creeps ang Bren Esports. At ito, nahuli ulit nila si Flap TZ. Binibigyan na nila, Manjin. Sakit. Hindi makapag-stack si Flap. Hindi talaga. At saka pare, nag-a-activate dito yung shield agad. Binibate nila yung shield kay Flap. Yung Athena shield. Yung Athena shield. Kinapaprock agad nila. Katulad ng ginagawa din ni Oh My Venus. Do take note, may magic damage ang Molten Essence. Pati na rin yung Thunder Belt. Oo. Kaya din yung mga Athena shield ay nawawala agad. May cool, nagpinapa-cooldown agad nila. Ang ganda nung ano, no, nung Molten Essence dun sa Popolin Kupa, nagkakaapoy din yung aso. Oo. Sana pwede yun sa totoong buhay. Kung ano damit mo, damit din ang aso. Pwede rin. Sana nga. Kaso eto na, kaibigang Wolf. Blacklist International waiting for this Lord. Eto na ba ang final strike? Kailangan natin makita kung paano gagawa ng play ang Bren Esports. Eto si Lusty. Meron bang clutch play? Kaso nakihuli agad sila ng CCTV. Na CCTV ni Wise, pare. Ohib ngayon, mabilis ang Lord na to, ha? Harit to! Meanwhile, speaking of Owen, si Flap TZ! Naku, one hit na lang! Nawala! Si Flap TZ dito nawala na rin si Lusty! Kailangan nyo na ata talaga mag-back! Si Wise na dito na din! Sumapak na! Sinapak si Ribo! No. Here we go, Carl TZ! Try to be best! Pero sabi ni Venus dito, anong tusok-tusok? Huli ka! Dito pwedeng tusukin ang Reyna! Blacklist International! B-Wise mag-ingay! Agents, here we go! Wipe out ang Bren Esports! At hindi pa rin talaga mabibreak ang code 4-16! And they will go to the upper bracket! At ikot-ikot lang! Ikot-ikot-ikot lang! Blacklist International with the victory! This winning moment is brought to us by Head and Shoulders.